Hello guys! Happy Saturday afternoon! Saglit, mag-usap lang tayo mga palangga. Ako'y, lagi ako nakikinig sa YouTube ni Sir Rapitol po. Ngayon, medyo parang nakakasawa na lang Yung mga, lahat na lang, yung, kasi priority talaga ni Sir Rapitol po yung mga OFW tulad ko, diba? Yan lang, tayo mga OFW. Dapat maging smart tayo sa pera natin pinaghirapan. Di bali kung halimbawa ginastos nating pera sa naubos ng ating pamilya, walang problema yan Kaso yung ang masaklap yung di ko alam, siguro sa sobrang stress kasi nga talagang hindi may madali yung buhay na OFW. Dami nating pinagdadaanang tawag yan, parang trials bago natin matapos yung kontrata natin, di ba? Ang daming mga homesickness, kung paano natin labanan, di ba? Kung paano tayo lumangoy sa agos bilang isang OFW. Ayun ay number one na problema natin, mga OFW. Marami tayong mga nakikilala sa social media, sa mga dating site. Wala namang problema sana ang ganun. Kaya lang, nakakasawa po, ulit-ulit na lang, nakikilala sa Facebook, tapos magtitiwala, magpapadala lang pera, halos lahat na lang, ganun ang topic kay pinag-uusapan si Serapi, lagi nagpapaalala, Serapi Tulpo. Tayo rin mga OFW, matigas ng ulo natin kasi, parang malampasan lang natin yung homesickness, marami tayong mga, minsan nakakalimutan na, hindi mo alam na baka balang araw, maloko ka or what. Ang dami, kakasawa na ako talagang ilang bis, sabi ko, kaya nga pinapatay ko pa ganun, ayoko na, parang lagi na lang ganun. Ayan, katulad ngayon nakilala lang niya sa Facebook, nagtiwala siya, tinapadala na niya ng pera, doon siya nagpapadala ng pera, hindi niya pinapadala sa pamilya niya, pati nung kailangan na ng anak niya, humingi siya ng pera, hindi siya mabigyan, ganun, nakilala lang niya sa Facebook ha, nagtiwala siya. Meron pa, nakilala niya sa mga dating site. Yung sa Facebook na meron, si Facebook ang salarin Nakikipag, kangkangan online. Ganun. Tapos, iba-blackmail siya ni lalaki. Kung anong hingi ni lalaki, baby kayo na. Kasi niya, maraming preba sa pagkikipag, niya, doon pakikido online. Maraming nakatagong video si lalaki. So, nabablockmail siya. Guys, paulit-ulit na lang. Bakit ba? Sakit minsan sa ulo. Kaya ako minsan na-stress ka na. Makakaano ko pa ng mga ganyan. Naglilibra ko. Hindi ko tinatapos yung video ni, panapanong ko kay Sir Rapitol po. Sorry ah, Sir Rapitol. Okay, nakakaano na kasi. Yung bang, ang titigas ng kababayan natin. Ulo. Tapos ang iba naman ah. Isa pa yan, number one yung pagtiwala sa nakikilala mo sa tiwala ka kaagad, kaya ang dami niluloko uwiin. Pangalawa, aalis ng Pinas, okay silang mag-asawa pag nandun sa abroad na may nakilala na. Ayan, pag nagkabistuhan na nabisto na ni mister, may iba na, susumbatan na sila laki na talagang ayaw ko na sa'yo, walay na tayo kasi ganun, bla 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 bla. Samantalang umalis sila mag-asawa, magkaayos din naman. May nakilala lang iba doon. Ayan. Ang sakit sa ulo, di ba? Kailan ba tayo magbabago sa ginagawa natin? Kaya tayo laging, tayo mga OFW, tayo nakamove on Di bali kung pamilya natin, nakakaubos, di ba? At least kadugo mo. Masaklap yung hindi mo makaano-ano, pinagtiwalaan mo. Hindi ka nagtiwala sa pamilya mo, sa ibang tao nagtiwala ka. Magsisi ka sa pag na-realize mo na naloko ka na, sakto lang magsisisi na sana sa pamilya ko na lang. Diba? Ulit-ulit na lang Kaya minsan, ang mali, nadapa ka na, inulit mo pa. Walang katapusan na ginagawa mo Ay, nako. Ako yung nanonood. Nagaano ko ng gamot ni Lola. Nanonood ako yung kay Sir Rapitol po. Hindi ko tinapos, nakailang minutes lang ako kahit pa paano, di ba? Hindi ko tinapos kasi na
Yung interview ng mga attorney na staff ni Sir Rapi Tulbo, kung saan mo nakilala, sa Facebook, anong ganun, nakipagkaka naging mag-boyfriend. Hindi po mo pa na-meet ng personal, nagtiwala ka na, doon na siya nagpapadala ng pera. Ngayon, may problema lalapit kay Sir Rapi Tulbo. Ay, anay, iwan ko. Hindi na dala-dala, nagpapaalala. Wala tayong mga katano. Iwan ko. Ano na bang, nasa na bang mga isip natin? Duman tayo sa ano, sa PIDUS. Yung mga orientation tayo sa POAE. Hindi natin pinahalagaan eh. Parang nakikinig tayo ng ano ni Sir Rapi Tulbo na, any, sa orientation ng POAE. Na wala tayo sa sarili. Ang isip natin makaalis na. Alam mo, pera eh. Alam mo yung pera, mainit sa mata ng tao yan eh. Lalo sa panahon ngayon. Magbibigay ka, hindi mo naman kilala. Matitiwala ka. Eh, ginawa niya. Ang dami. Ulit-ulit na lang. Sa ano ni Sir Rapi Tulbo. Lalapit. Kaya nga dumarami yung mga maluloko kasi ang dami ng papaloko. Diba? Ay, Diyos ko po. Ang hirap ng paglabanan natin ng homesickness abroad. Ako, isa ako na dyan. Kasi nga, hirap yung trabaho natin. So, alam mo yung perang pinaghirapan. Hirap ka na nga. Tapos, pagtitiwala mo sa ibang tao. Wala kang tiwala sa pamilya mo. Pinagkitiwala mo sa hindi mo kaano-ano. Tapos ngayon, pag problema, lalapit kay Sir Rapi Tulbo. Nako, aywan ko ba. Tayo mga Pinoy, hindi natin maintindihan mga ano natin. Hindi, ako alam nyo, ito, pang aking pang, dami kong stress, kung ano paggagawin ko, mag-live ako, wala akong pakialam, i-bus nyo ako. At least, diba, yung aking pera, kunti mo lang itatabi ko, at least pamilya ko nakikinabang, kasi yun ang purpose ko paglabas ng ibang bansa, tulungan pamilya ko. May natira mo sa akin konti, okay lang. Kasi at least, di ba? Hindi masama magbigay sa tao. Pero yung tao, yung parang tinuturuan mo pa maging palala sa mali ang ginagawa, hindi na tama yun. Tayo yung tuturo sa kanila eh. Kaya nagiging ganun eh. Kaya dumarami ang manluloko, dumarami ang scammer. Kasi sa gawa din natin eh. Tayo. Ako na-scam na ako rin. May maliit lang halaga. Hindi na ako nagulit. Ingat na ako. Sahayin ako. Iwan ko sa ating mga kapwa. Tayo mga Pinoy talagang aywan. Kaya dumarami sa ating mga manluloko. Marami ang nagpapagamit. Marami ang manggagamit. Tayo rin mismo tinotolerate natin kasi ang mali, kaya ganyan ang nangyayari. Kung baguhin natin kasi yung ating ano, kahit ang ating tawag yan, yung ating pag-iisip. Pag hindi mo kilala, ba't ka magtiwala sa pera? Pag hindi mo kilala, bakit ka magtitiwangwang dyan sa Facebook? Sa mga video, iharap mo yung langit mo. Pagdating nga, blinakmel ka, ayan, mag-ano ka, ayan. Yung kayo nagkakamali. Dami natin, kung maiiwasan ang lahat, makukontrol yung mga maluloko. Makukontrol yung mga mahilig mag-blackmail. Kung tayo mismo, kontrolin natin sarili natin. Ang daming paraan. May isa kong ano sa inyo, nung hindi pa uso ito mga pagbibidyo, kasi dati hindi ako talaga mahilig sa mga ganito ngayon. Alam niyo guys kung anong ginagawa ko para ma-control ko o maano ko yung stress kasi ang hirap talaga ng trabaho ganito. Nagdo-drawing ako. Natuto ako mag-drawing. Nagdo-drawing ako tapos nung ano naman nagbe-bake ko na ano, kung anong pinagagawa, mag-bake nung nag-stay out ako. Ayan, tulog lang ako sa boarding house, lalabas ako pag may kailangan ako. Manlaba, maglinis, mamalingki, tapos labas ako punta sa kaibigan ko, kwentuhan kami, tapos uwi na sa bahay, kami lang, kasimple ang buhay. Kasi ang purpose ko lagi, nandito ako para mag-ipon, kasi nga, sa alam mo yun ang pera sa Pinas, hindi habang buhay, malakas ako, hindi habang buhay, nandito ako sa abroad, kailangan ko umuwi ng Pinas, kailangan may, doon ako, kasi ang hirap nang nangamuhan, subukan natin maging amo one day,
Yun lang. Kaya para maiwasan yung mga nakikilala natin dyan sa social media, hindi masama, marami tayong kaibigan kasi kailangan din natin yan. Kaya lang pagdating sa mga pera, usapan na yung personal natin, yung ano natin, ibubukang kang natin sa online para ma-happy siya, ibigay mo kung anong hinihingi nila, pati kaluluin po kayo. Mali na yan eh. Red tagging na yan eh. Ay nako guys. So sige na nga. Ayan, nakapag-share na ako sa inyo. Yan, tinapi ko kasi ngayon na medyo na ano na, sana matuto tayo sa buhay na hindi ko mo dito tayo sa tawag yan, FDH, Foreign Domestic Helper, maging tanga-tanga na lang tayo, hindi. Maging smart. Huwag lahat tiwala. Pera mo, ingatan mo. Sarili mo, ingatan mo. Huwag ka bukang kang sa social media. Ayan, bye-bye na guys. Pasensya na.